Kabayan, start muna ho tayo sa paggigisa ng sibuyas, bawang at saka yung ating karne at balumbalunan, kabayan. Ito po ang tamang, ito po yung style ko sa pag-adobo na dry adobo, kabayan. Ito po yung adobong dry natin. Kaya na po tayo, samahan niyo ako sa ating tanghalian at umukbang. Bago po tayo mag-start, magdasal muna po tayo. Salamat po sa biyaya. Ito po, kabali, no? Ganito po talaga dapat ang sa mukbang na ito, kabalin, yung style la probinsya, wala na ho itong lalagyanan, ipapatong na lang ho sa kanin. Para po yung, dahil ho dry, yung sauce niya, malalagay po sa kanin. Ganito po yan, kabalin, no? You know, para sumiksik yung lasa niya sa kanin. Tara ka balin, samahan niyo po ako. Nilagyan po na marami sila kaya napakangangang po. Itong ulam na ito, kabalin, habang tumatagal, lalong sumasarap. Mas masarap pa po ito kinabukasan o pagkatapos ng kinabukasan. Balong-balunan ho. Ito po yung lutong probinsya. Kadalasan po nung kabataan ko, kami magkakaibigan. Pag takip sinim ho, dahil wala pa yung internet nun, kwento-kwentuhan,
At pagdating ng pag nakaramdam kami ng gutom, maghanap po kami ng manok. May bibili ho kami. Kain ka na? Hello. Hello. Ito po si cameraman. Dito ka na kumain. No. O sige, tapusin mo itong mukbang. Mag-hello ka sa kapang ba? Sa mga subscriber natin. Sarap mo yun, ak. Okay. Nagugutom na rin ho, ah. Yun yung sumama mo sa mukbang ko. Okay, I need to decide. Yes, eh. Dupati ko, ah. Pakukuha na kita. Minsan, no, yun nga, kami magkakaibigan. Pag nagutom, kasi nga, wala akong naglalako ng ulam nun. Nung una ko kasi, wala pa yung maraming nagtitinda sa daan. As pumupunta ka pa talaga sa palengke o sa bayan para bumili lang ng ulam. E siyempre po, ang ulam sa pamilya, sakto lang. Hindi pwedeng pampulutan o pambarkada. Tapos kabalin, ilulutuin namin ng ganito. Gano'n mo siya kaliit ang manok, kabalin? Kasi ito po, kabalin, napakalasa eh. Yung kahit na dalawang iwa lang para sa isang tao, kaya na sa Pilipinas eh. Dahil yung lasa niya, sa konting kagat mo lang at maraming kanin, solve ka na. Kupa ako ng isang sandok na kanin, kabalin. Masarap po pala. Tignan mo, kabalin. Wala man sabaw ito, pero pag ginanyan mo sa kanin, ilalo mo ang lasa-lasa niya. Masarap din ho ito baunin sa eskwelan, sa trabaho. Kasi ito kabalik kahit malamig ang kanin, yung lasa niya hindi nag-iba. Isa din ho sa pinakpaborito kong ulam. Pinakalim. At ito, kabalin, nung sa Pilipinas, napakatipid po ng ulam nito. Gaya na sinabi ko, kabalin, kahit ilang iwa lang ang kakainin mo, ulamin mo, masosolve ka na ho. Dahil sa lasa ng pagka-dry niya, siksik yung lasa niya. Ito. Wala na ho tayong sili sa gilid kasi nalagay ko na. Hanggang po. Napakasarap po. Try nyo, kabalin. Alam ko, madali lang magluto ng adobo. Kaso, iba-iba yung mga style natin. Gaya sa akin, kabalin, ang style ko, adobong... At ito, no, masarap sa pulutan din ho. Tignan nyo, konti lang ang inayulam ko, ilang dalawang kanin na ho, naubos ko. Sobrang sarap po. Madali lang kong gayain, kabalin. Malayong malayo sa adobo na nasanayan natin, yung may sabaw. Usually, masarap naman ho yung may sabaw. Kaso, minsan pag nagsasawa ka na rin, ibang version naman. Tulad nito, yung manok na ito, kabalin, yung sinasabi ko matigas na kal. Pero napakasarap sa adobong dry.
Balong-balongan ho. Kabalin, tapos na naman po ang isang mukbang natin. Salamat po sa pagsuporta ninyo, kabalin. Patuloy po sana niyo akong subaybayan at tangkilingin ang aking channel. Hanggang sa muli, kabalin, at sa aking mga kapatid na mga OFW sa Mandaco sa mundo, mabuhay po tayong lahat. Proud, kabalin.